Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So narito po ang kanyang katanungan. Magtatanong lang po ako kung ilang beses sa isang linggo dapat magsalsal. 52 na po ang edad ko at nag-alala lang ako kung may epekto ba sa katawan kapag parating nagbabati sa edad ko. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber, pero wag na po natin banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy. Ano? So 52 na po raw siya. Tapos, tinatanong niya kung ilang beses ba dapat magsasarili sa isang linggo. So, yan po ang ating topic ngayong araw na ito. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming salamat po. So, guys, walang eksaktong bilang ng beses na dapat magsasarili ang isang lalaki. Anuman ang edad, kabilang ang mga nasa 50, 60, 70, 80 pataas, ang kasagutan dito ay maaring mag-iba batay sa personal na kagustuhan, kalusugan at pangangailangan. So, gayunpaman, may ilang mga bagay na dapat isaalang-alang. Una, kalusugan. Kung wala namang anumang medical na kondisyon na maaring maapektuhan, walang masama sa pagsasarili araw-araw. Ang pagiging aktibo sa sexual ay maaring makatulong sa mental at physical na kalusugan ayon sa mga ilang pag-aaral. So ang ibig sabihin po guys, ayon sa ilang mga pag-aaral, ang pagsasarili o sa sexual na aktibo ka, ay meron itong benepisyo, no? So, para sa mental at para na rin sa physical na kalusugan. So, yan po ayon sa mga ilang pag-aaral. So, ibig sabihin, walang pakialam po yung edad hanggat meron tayong tinatawag na yung malusog tayo. Depende na rin yun sa kalusugan, no? So, yan po yung number one, kalusugan. Kung wala namang medical na kondisyon na maaaring maapektuhan, pwede pong araw-araw, nasa iyo na po yun, ayon sa ilang pag-aaral. At ang number two naman, physical na kakayahan. Kung wala namang physical na discomfort o sakit pagkatapos ng pagsasarili, at ito ay hindi nagdudulot ng anumang problema sa pang-araw-araw na buhay, maaaring ituring na normal ang gawain na ito. So, ibig sabihin, kung wala namang, yun na nga, kung wala namang sakit o hindi ka naman nakakaranas ng mga discomfort pagkatapos mong ginagawa ito, so, ibig sabihin, normal po itong gawin, ang ibig sabihin. So, yan po yung number two, physical na kakayahan. At ang number three naman, sakit sa puso o diabetes. Kung ikaw ay may mga problema sa kalusugan, gaya ng sakit sa puso, diabetes o iba pang kondisyon, maaaring kailanganin mong mag-ingat at kumonsulta sa doktor. So, ang ibig sabihin, meron din talaga palang, hindi naman siguro totaling binabawal, pero yun na nga, kailangan mo nang kumonsulta sa doktor kapag meron tayong karamdaman tulad ng sakit sa puso at diabetes na tinatawag. So, ang ibig sabihin, kung may problema sa kalusugan, meron din palang hindi pwede pang araw-araw ba yan o hanggat hindi kumonsulta sa doktor. Kasi nga, minsan meron akong nabalitaan na may sakit daw sa puso. Tapos, aywan ko lang ha kung may katotohanan, basta narinig ko lang po ito na bigla na lang nung nilabasan daw ang lalaki, ay na-stroke o namatay doon pa sa kama mismo.
So, yan po'y narinig ko lamang. Hindi ko lang po alam kung may katotohanan po yung narinig ko. Basta narinig ko lang po yun. So, yan po yung number 3. Mag-ingat kung may sakit sa puso at diabetes. Kasi ang mga ito ay may sakit sa dugo, no? Na tinatawag. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, personal na kagustuhan. Ang dami ng pagsasarili ay depende rin sa kung ano ang komportable at nakakapagbigay ng kasiyahan sa individual. So, yan po ay para sa mga personal na kagustuhan na rin, no, na yung gumagawa nito. So, yan po yung number 4. At ang number 5 naman natin, epekto sa buhay araw-araw. Dapat tiyakin na ang pagsasarili ay hindi naapektuhan ang pang-araw-araw na gawain o nagiging addiction. So, ang ibig sabihin nito, kung wala naman siyang epekto sa pang-araw-araw na buhay, no? So, ibig sabihin, normal yung ginagawa. Ngunit, kung may epekto na siya, no? Hindi ka na pumapasok, hindi ka na gumagawa ng kung anong gawain, ito na lang parati ang parati mong ginagawa o naiisip, ay ito po ay isang addiction na. Kaya, medyo anuhin natin na lang, anong tawag dito, i-balance na lang natin, no? So, yan po yung number 5. At pangkalahatan naman ito, walang tama o maling bilang ng pagsasarili. Ang mahalaga ay gawin ito sa paraang hindi nakakasama sa sarili at sa iba. So, yan lang po ang pinakamahalaga, guys, no? Dahil ayon na rin sa mga pag-aaral talaga na wala pong pakialam kahit po anong edad, hanggat yung mga tinalakay ko dito ay okay naman sa kanya, ay wala pong problema. Yun nga lang yung number 3 kanina, yung may sakit sa puso at diabetes, ay kailangan lang po nating mag-ingat o kumonsulta muna sa doktor kung gaano ba kadami, no? Kasi iba po talaga yung doktor. Tayo po ay tumatalakay lang po dito dahil sa nagtanong at hindi po tayo isang doktor o ano tawag dito, yung nilayon bilang kapalit ng professional na payong medikal ang ginagawa natin. Hindi po ako nagbibigay ng gamot o nagsasabi ng gamot o gamutan dito, kundi sinasagot lang po natin ang ating subscriber. So, yan po yung katotohanan. Kaya kung meron po tayong problema tungkol dito sa pagsasarili, kung ilang beses ba dapat gawin, depende na lang po sa iyong kalusugan, sa pisikal na kakayahan, personal na kagustuhan, no? At walang maging epekto sa buhay pang-araw-araw. So, ayan po guys, sana nakita mo ang vlog na ito at nasagot ko ang iyong katanungan. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Hanggang sa susunod, bye-bye!